Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel Wendell's TV. At panibagong sewing tips na naman yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay kung paano po tayo mag-assemble ng short na pang school uniform. Ito po ay pang elementary. At ang kulay nito ay navy blue. Sa ibang school naman, ang kulay ng kanilang short ay khaki. So nagdidepende po sa school kung anong kulay po ng kanilang mga pants. So samahan nyo ako guys sa ating gagawin na pag-cut, at pagkatapos natin i-cut ay atin po itong i-assemble. So ito po yung mga parts ng ating short. Ito yung ating back. Yan. Tapos may mga butas na po yan para sa kanyang pocket. Yan, may marking. Ito naman front. Sa front po ito. At ito naman yung kanyang zipper ply. Yan, panglagay dyan. Ito naman yung kanyang para sa double ply. Okay, ito yung pocket. Yan. Ito naman yung pocket sa likod. Ito naman ay para sa kanyang waistband. Yan. So, yan po yung mga parts ng ating short. Kaya, atin po itong ikakat. At pagkatapos ikat ay atin po itong assemble. Pero iuna muna natin pag-upload ang pag-cut nito para hindi po tayo masyadong mahaba. So samahan nyo guys sa ating gagawin. Okay, magsimula na tayo. At sa mga hindi pa po pala alam kung paano po ang pag-pattern ng short na pang-school uniform, ay punta lang po kayo sa aking channel. Punta po kayo sa playlist, piliin nyo po doon yung ang tamang pag-pattern, pindutin nyo, then makikita nyo yung mga video doon. Scroll nyo lang at makikita nyo yung ating video doon na kung paano mag-pattern ng short na school uniform. So panoorin nyo muna yan, at pag na napanood nyo na yan ay saka nyo balikan ang ating video. So yan, at ang ating pattern ay kung ano ang laki, yun din yung ating fabric. So meron na po yung allowance. Yan, nilagyan po natin yan ng X para po ito ay palatandaan na ito po ay wrong side ng tila. Yan, dapat po kasi merong nakalagay na X para ang mga mananahi ay hindi siya malilito kung wrong or right side yon. So sa pagkat ng pattern ay tipirin nyo ang tila. Yan, kasi malaking bagay yan pag ang tila ay natipid nyo. Yan, kasi yung mga maliliit na ritaso nyan ay pwede pang natin gawing zipper ply, pwede natin gawing double ply. Kaya mahalaga po na atin po yung ititipid. Huwag lang yung basta-basta lang ilalapat yung inyong mga pattern. Yan, lagyan natin ng X. Yan. Ito naman yung para sa kanyang waistband. Yan, mahalaga po na tinitipid ang tila. Yan, malaking bagay. Meron pa po tayong mapaggagamitan yan. Yan, lagyan ng X. Yan, yan yung sinasabi ko. Yan, magagamit pa natin yung mga ritaso. Yan, para sa ating zipper ply. Okay, ito naman para sa kanyang double fly. Yan, para sa kanyang pocket. So ang pocket na ating ginawa sa back ay hindi po welt pocket. Yan po ay tapal. So nagdidepende po sa request ng inyong mga customer kung anong gusto nila, kung tapal ba or welt pocket. So yung sa akin ay
tapal yung aking nilagay. So ito naman yung para sa ating packet sa front. Okay, ang packet ng front ay hindi na po ako naglagay dyan ng para sa kanyang piecing. So diretso na po yan packet, wala na pong piecing. Kasi ang kanyang packet bag ay kakulay naman ng kanyang body. So optional po yan, pwede po kayo maglagay dyan ng piecing para sa kanyang front. Pwede rin naman na hindi. So sa akin ay hindi ko na po nilagyan ng piecing para sa kanyang front pocket. At ito na po yung ating mga parts na ating kinat. At atin po itong i-assemble. Kaya samahan nyo ko sa ating gagawin. Ito po lang po yung part 1 ng ating tutorial. So kita-kita na lang tayo guys sa sunod nagpag-upload ng aking video. Upload natin ito kung paano ang pag-assemble. So hanggang sa muli po. Kita kids. God bless po.